Napaka-wise person over voice. Napakuyum ako ng kamao habang nakakubli at palihim na nakikinig sa usapan nila Ismael at ibang tao nito dito sa hideout namin. Pinasadya ni Senyora para sa aming mga tao niya kung sakali at magkaproblema. Hindi ko makapapayag na magtagumpay ka sa mga plano mo, Ismael. Ako ang magiging tinig sa lalamunan mo para masira at mabuliliya sa mga plano mo. Pipingusal ko at maingat na nagtungo sa secret door nitong hideout kung saan ako pumasok. Kabado ako lumabas ng hideout at bumalik ng paraiso sa kabilang isla. Nanghihina pa ako sa pambabaril ng walang hiyang Ismael sa akin nang magmatigas ako sa utos nitong palabasin ko na si Senyorito Linden ang lumusob sa paraiso at pumatay kay Senyora na amo namin kay Senyorita Erica. Labag sa loob kong magsinungaling kay Senyorita pero hawak na pala ni Ismael ang mag-ina ko na oras na pumalag ako sa utos nito ay ang buhay na mag-ina ko ang kabayaran. Siniguro talaga niyang maaayon ang lahat sa plano nito. Akala yata niya kapag nagpatayan si Senyorita Erica at dating kasintahan nitong si Senyorito Linden ay makukuha na niyang amo namin. Napakataas ng ambisyon ng asong ulol na iyon. Nakahinga ako ng maluwag nang makarating ng paraiso na wala ng ibang katao-tao dito. Alam ko namang pinauwi na ni Senyorita ang lahat ng mga staff dito sa hotel man o sa paraiso. Ay sinasenta na niya lahat dahil plano niyang iparenovate ang lugar na ito at gawing exclusive resort na bukas sa publiko. Sarado na ang hotel at tanging mga ilaw lang dito sa paligid ng resort ang nakabukas. Napalingaling nga ako. Nasaan naman kaya si Senyorita? Alangan namang magsisigaw ako dito para tawagin siya. Napakamot ako ng ulo pero agad nang liwanag ang paligid ko at nabuhay ng pag-asa ng malingunan si Senyorita sa gawin ng malawak na swimming pool. Patakbo ko lumapit dito pero natigilan ng malingunang may kasama itong kasalukuyang nahihimbing sa tabi nito. Habang nakahiga silang dalawa sa malapad na upuan dito sa gawin ng pool. Kahit may puting kumot na nakabalot sa katawan nila ay alam kong kagagaling lang nila sa langit. Ay, mukhang wrong timing pa ako. Pero hindi ako pwedeng mag-aksaya ng panahon. Nasa panganib din ang mag-ina ko at si Senyorita lang ang makatutulong sa akin. Napahinga ako ng maluwag. Bahala na, ika nga. It's now or never. Malalaki ang hakbang kong nagtungo sa gawin ng mga ito. Nahihiya ako pero kailangan kong kapalan ang mukha ko. Lihim ako napangiti ng mamukhaan ang lalaking nahihimbing na nakayakap sa Senyorita ko. Si Linden. Mukhang love wins pa rin ang dalawa. Kawawang Ismael. Pipingusal ko at tuluyang lumapit sa kanila. Senyorita. Napapayuko kong pagtawag dito dahil gising pa naman itong nangingiting hinahaplos sa ulo ang kasintahan itong nakasubsob sa kanyang dibdib. Makoy? Pilit akong umiti kahit nahihiya ako dahil malipis lang ang puting kumot nila at nakabakat na hubot-hubad pa rin sila ni Senyorito. Pasensya ka na, Senyorita, pero mahalaga ang bakay ko. Marami kang kailangan malaman sa mga nangyari at mga mangyayari pa. Pero bago iyon, makikiusap ako, Senyorita. Iligtas niyo ang mag-ina kong hawak ng grupo ni Ismael. Paninimula ko. Natigilan itong napapalunok na unti-unting naupo, hila ang kumot pantabing sa katawan nito. Dinampot ko ang roba na nakasabit dito sa mga nakahilerang lounge chair na inabot dito. Napatalikod ako para makasuot ito na mahina pang natawa sa ginawa ko. Okay na, Makoy. Tara sa kabila. Baka magising ang baby ko. Natatawang saad nito. Nakahinga ako ng maluwag nang akayin ako nito sa kabilang side nitong pool kung saan nahihimbing pa rin si Senyorito Linden na mukhang pagod na pagod. Nangingiti na lamang ako ang bagsak na ito habang si Senyorita ay gising na gising pa. Mukhang wala siyang panama sa lakas ng amo ko. Now speak. Marami kang dapat na ipaliwanag sa akin. Gusto kong linawin mo ang lahat mula sa umpisa sa lahat na nangyari dito sa paraiso. Umpisahan mo sa gabing nadakip si Linden at pinaratangang ninakaw niya ang Ocean Heart necklace ko sa rest house. Erica's person over voice. Nagningit-ngit ang loob ko sa mga isiniwalat ni Makoy na mga nangyari dito sa paraiso mula sa pag-set up ni Ismael kay Linden 5 years ago.
Sabi ko na eh, hindi magagawa ni Lyndon ang ipinaparatang sa kanya noon. Kaya lang naman ako umalis dahil nasaktan ako sa narinig dito na isinaad kay Regine. Pero sana kung nakinig ako sa buong pag-uusap nila noon, ay walang rason para magalit ako noon kay Lyndon. Nilinaw na niya sa akin ang mga nangyari noong gabing iyon at sinabi ring hiniwalayan na niya noon si Regine bago ang araw na nagpunta kami dito sa paraiso. Dahil nakakasiguro na daw siya noon sa nararamdaman niya para sa akin at dito planong magtapat ng totoong nararamdaman. Kung sana hindi ako nagpadalos-dalos ng desisyon noon at pinakinggan ang side nito, hindi sana kami nagkalayo at baka kasal na kami ngayon. Mas nakasama pa sana namin si Mommy at naalagaan niya ang apo niya sa akin. Pero kahit magsisi ako ay hindi na maibabalik ang nakaraan. Isa na lang ang kailangan kong gawin ngayon, ang tapusin at singilin ang taong punot dulo ng pagkakanda leche-leche ng buhay ko. Higit sa lahat, ang pagkitil sa buhay ng ina ko. Ismael, babalatan kita ng buhay, demonyo ka. Papatubo pa lang ang sungay mo. 100 pulgada na ang haba ng sungay ko. You must the wrong angel, Ismael. Ako ang maglilipad sa iyo pahulog sa lugar kung saan ang mga kampon mo. Sa lugar kung saan ka nararapat. Sa impyerno, kasama ang ama mong sasatan. Nagigigil kong anas ko habang pinupuno ng bala ang mga magazine ko. What's up, buddy? Namilog ang mga mata nang marinig ang pamilyar na boses mula sa likuran ko. Dahan-dahan ako napalingon at bumungad ang nakangising aso na mga kaibigan ko. Napakurap-kurap ako na nandito sila. Surprise? Ngising asong saad ni Kate. Napatayo akong pinasadahan ng tingin ng mga ito. What the hell? Mga naka-all black sila na pang-assassin talaga ang OOTD mula sa black boots, black pants, black sando, black jacket at may panyong nakasuot sa leeg, pantakit ng mukha. Nakasabit ang naghahabaan nilang sniper rifle sa kanilang balikat na pare-parehong nakapusod pataas ng bunbunan ang mahabang buhok. Naiiling na lamang ako na isa-isang niyakap ang mga itong natatawa sa akin na binabatukan sa hindi ko pagpaparamdam ng 5 taon. Gaga ka talaga. May malaki ka na palang problema kinakaharap, hindi ka nagsasabi. Pananermo ni Kate. Napangiti akong muling pinasadahan sila ng tingin. Langya, malalagot ako sa mga asawa ng mga ito kapag napahamak sila. Kung hindi ako nagkakamali ay bagong panganak pa lang si Danica at Karina at itong sina Kate, Leah at Jessica. Hey, mga bundat. Oh God, kung hindi ako titira sila mga asawa nila nito. Langya, akong kinakabahan sa inyo. Baka naman bumukantahin nyo sa puwerta nyo, Danica, Karina. Napahagikik lang ang mga itong napahaplos sa kanilang barila. Miss na namin ang mga intense hunting si natin, buddy. Huwag mo kaming alalahanin. E di patay ulit kung bubo ka. Tatawa-tawang sad ni Danica. E kayo, baka naman habang nasa kasagsagan tayo ng barilan eh, lalabas ang mga babies nyo. Baling ko sa 3 bundat na kay lalaki ng mga tiyan na parang nakalunok ng pakwan. Langiya, mukhang kabuwanan pa ng mga ito. Patay ako nito. Kung hindi ako pagtutulungan Teresa nila Charles, Franco at Alex. Mga babies ko pa naman ang mga iyon noon. Okay nga yun eh. Baka tumulong pa ang mga baby namin makapagbarilan sa mga demonyo na ihahunting natin. Nakangising saad ni Kate na ikinatawa at iling namin. Pambihira talaga. Mukhang lumuwag na naman ang tornilyo ng utak ng mga ito. Ang lakas makaamoy na naghahanda akong mga aso ng mga galang hayop. Pero may problema pa ako. Kailangan ko munang iligtas yung mag-ina na isa sa mga tao ko dito na hawak nila Ismael. Seryosong saad ko. Napakabit-balikat lang ang mga ito. Tapos no, buddy. Magkakasama na sila Makoy at mag-ina niya sa ligtas na lugar. Ang tanging gagawin na lang natin ngayon ay mangaso. Nakangising saad ni Jessica na ikinabilog ng mga mata ko. Napapataas baba pa ng kilay ang mga ito. Seriously? Sabay-sabay pang tango ng mga ito na may malapad na ngiti. Napalabi akong napahawak sa tapat ng dibdib kong nangingilid ang luha at na-touch sa effort ng mga ito. Gaga, saka ka na magdrama kapag natustan na natin ang asong ulol ninyong tauhan. Natatawang batok sa akin ni Leah na niyakap ako. Langya, kung hindi lang ito bundat ay sinikmuraan ko na. Talaga? Baka naman niloloko niyo ako. Nagdududang tanong ko habang sabay-sabay na kaming sigang naglalakad ng hallway palabas ng hotel namin. Sira ulo. Baby mo mismong nagligtas dun sa mag-ina. Kaya nga kami nandito dahil alam namin mag-isa kang mga ngaso.
Napangiti ako sa sagot ni Jessica. Hindi alam na London ang tungkol sa gantong gawain namin magkakaibigan, kaya wala siyang kaide-ideya na. Papalusob na kami sa kuta ng mga asong ulol na inaalagaan ni Mommy, pero sa uli, sila din ang nanakmal sa amo nila. Fine, let's do it. The first ladies, fly high. Sabay-sabay naming sigaw na napag-group hug at nagpasahang nagbatukan bago sumakay ng kanya-kanya naming speedboat patawid sa kabilang isla kung saan ang kuta ng mga asong ulol. Isa-isa kaming maingat na tumalo ng dagat nang makalapit na kami sa hideout nila Ismael. Mga walang utak, akala ba niya hindi ko malalaman ang mga plano nila kaya dito pa talaga sa teritoryo ko nagtago? Kabisado ko naman ang pasikot-sikot nitong lugar kaya hindi kami mahihirapang lumusob. Lalo na at kumpleto kami ng mga kaibigan ko kaya kampante ako matatapos na ito ngayong araw. John, ngayon pa na nagkalinawa na kami na London at nagkabalikan. Shit, hindi na ako makapaghintay na lumagay sa tahimik at pakasalan ang kumag na iyon. Napaka-torpe naman kasi. Pakipot pa eh, bibigay din pala. Hiwa-hiwalay kaming pakubli-kubli na pumasok na makipot na daanan papasok ng hideout. Maraming lagusan dito dahil nasa ilalim lang naman ito ng secret cave na pinarenovate ni Mommy para pagtaguan ng mga tao nito kapag nagka-problema sa paraiso at may matataguan ng mga tao nitong nasa malapit lang. Napapailing na lamang kaming anim dahil eengot-engot ang mga nagbabantay na kampanteng nag-iikot-ikot lang at hindi napapansin ang mga anghel na nasa paligid lang at isa-isa na silang itinutumba ng palihim. Napatigil kami nang marating ang main na itong hideout kung saan nagkukumpulan ang mga tauhan ni Ismael na nagkakatuwaan pang nagiinuman, naglalaro ng baraha at naghihit-hit ng drugs. Habang si Ismael ay prenteng nakaupo sa harapan nila na umiinom at nakalapat pa ang paa sa lamesa na tila nag-e-enjoy sa mga nakikita. Napapailing na lamang ako na tinitigan ito. Bumasto na kami dito sa taas nila kung saan pinalilibutan namin ang kabuuan ng sala na kinaroroon na nilang lahat habang nagkakasiyahan sa kani-kanilang gawain. Iwan niyo si Ismael. Ako lilitis sa ulo na iyan. Ani ko, napangisi lang ang mga itong napatango at sumilip na sa rifle ng kanilang sniper na nakatutok sa mga tao sa baba. 3, 2, 1, shoot! Ani Kate at sunod-sunod naming inisa-isa mga aso sa baba na walang kalaban-labang nagsibagsakan sa isang iglap. Sa bilis naming anim na pinagbabaril, sila na inaasinta sa kanilang ulo. Naalarma naman si Ismael na napatakbo sa pinto nang makitang isa-isa nang bumabagsak ang mga tao nitong sabog ang mga ulo. Tara! Ani ko na makitang bagsak na lahat ng mga tao. Napatalo na ako mula dito sa palapag na kinaroroon na namin at namilog ang mga mata nang sumunod na nagsitalon ang lima sa akin. Oh shit! Ang pantog ko bumigay na! Daing ni Lia na napaupo na sa puang balakang at napaihi? Tum! Naalarma kami lumapit dito nang mapadaing din si Jessica. Oh shit! Umanganak na ako! Daing din ito na napaupo at katulad ni Leah ay napaihi na rin ito. Shit! Ako na ang dumalo dito na agad ibinabaan sa plot nito at kitang patuloy sa pag-agos ng tubig sa puwerta nitong ibang amoy. Madulas na malansa. Ayun na! Hiyaw ni Leah na umiiray habang alalay ni Karina at Danica. Tomb body, yung aso mo tumatakas na! Sad ni Kate. Nataranta akong napatayo ng hilahi ni Jessica ang paa ko. Langiya, paanakin mo muna ako, Crawford! Singhal nito na napapangawi at angat ng puwitan dahil manganganak na nga. Napasako ako sa ulo na palipat-lipat ng tingin sa pintong nilabasan ni Ismael at sa kaibigan kong manganganak na. Shit, what should I do? Langiya naman ka sa mga ito. Ngayon pa manganganak kung kailan nag-a-hunting kami. Sinasabi ko na nga ba? Body, panakin mo ang babaeng yan. Sigaw ko kay Karina na napatayo at tarantang dinaluhan sa Jessica na namimilipit sa pag-ire. Katulad ni Leah na pinapaanak naman ni Danica. Langya, tara. Untag ni Kate na hinila na ako papasok ng pinto kung saan pumasok ang asong Ismael na iyon. Palingalinga kami nang makalabas kami ni Kate ng hideout at bumungad ang malawak na kakahuyan. Shit! Nasaan ang asong ulo na yun? Bulalas ko na napapakamot ng ulo. Problema ba yun, body? Tara, pagurin muna natin. Ani Kate na nagpatiunan ang pumasok ng kakahuyan.
Pambihira, parang hindi bundat ang gaga. Magkasabay kaming palingalinga sa paligid habang dahan-dahang naglalakad papasok ng gubat na pinapakaramdaman ang paligid. Tom, hindi pwedeng makawala ang demonyong iyon. Hindi ako makapapayag. Pagbabayaran niya ang malaking atraso niya sa amin na London. Walang hiya siya. Kulang pa ang buhay niyang kabayaran sa mga kasalanan niya. Nakalayo-layo na kami nang mapatigil sa gate na hinawakan ako sa kamay kaya napalingon ako dito. Bakit? Bulong ko. Shh. May naaamoy ako. Bulong nito na napapagala ng tingin. Napangisa akong mahina itong siniko at inginuso ang batuhan sa harapan namin. Ingat lang, body. Baka patibong yan. Bulong nito. Akmang aakyatin na niya ang may kataasang bato ng pigilan ko. Lang yung gagang to? Parang hindi bundat. Ako na, body. Maawa ka nga kay baby. Aakyat ka talaga. Napangiwi itong napahimas sa bilog na tiyan. Sorry, nakalimutan ko eh. Napapabungis-ngis nitong saada. Nagkubli ito sa puno na nakatutok ang sniper sa batuhan. Naaakyatin ko. Kabado ako at ramdam ko. Nandito ang aso. Maingat ako umakyat ng bato at napangisi nang mapatunghay ako sa baba nito at nakita ang hinahunting naming asong ulol na nanghihina at hingal na hingal. Nanigas ito nang marinig ako at dahan-dahang tumingal ang napaatras na nalalaki ang mga mata. Saka ko lang napansin na nangingitim ang paligid ng mata nito at pulang-pula ang mga mata. Mukhang nasobrahan sa paggamit ng droga ang demonyo. Napangisi akong nakadapa pa rin dito sa taas ng bato na dahan-dahang itinutok ang hawak kong caliber na ikinaputla nito. Lalo na atras ng atras habang nakasalampak sa lupa at nakamata lang sa akin. Napapailing ako dito na nginingisian. Run! Bulyaw kong ikinapitlag nitong napatayo at kumaripas ng takbo pero biglang nadapa kasabay ng pag-alingaw-ngaw ng putok ng baril ni Kate. Napalingon ako dito, umisi lang at hinipan ang dulo ng sniper nito. Napailing akong tumalo na sinabayan itong maglakad habang pasipul-sipul na sinusundan si Ismael na iika-ikang hawak ang kanang binti na dumudugo sa pamamaril ni Kate. Lumalaban pa? Nakangising saad nito na muling itinutok ang sniper sa target. Napapailing na lamang akong napahinto rin. Lumuhod pa talaga ito na itinutok sa target ang baril nito at inasinta sa braso. Napahiyaw naman ito nang tumilamsik lang naman ang isang braso nitong 5 beses na pinutukan ni Kate. Bullseye! Namamanghang bulalas nito na tinulungan kong makatayo. Napanganga na lamang akong napalingon kay Ismael na dahan-dahang naglalakad kahit iika-ika at putol na ang braso nito. Napangiwi na lamang ako nang sumirit ang dugo sa braso nitong putol. Tom, buddy. Ako naman. Ani ko na kinuha ditong sniper nito. Ngingisi-ngisi lang itong hinayaan akong inasinta rin si Ismael sa kabilang braso nito habang iika-ikang palayo sa gawin namin. Nang maasinta ko na sa rifle ang punong braso nito, ay 5 beses kong kinalabit ang gatilyo na ikinadaing nitong tumilamsik ang brasong binaril ko. Good shot! Nice! Good job, buddy! Umapalakpak pang bulalas nito na ikinangis at yuko ko na napahawak sa tapat ng dibdib na animoy touch na touch sa papuri nito. Pumikit pa nga ako eh. Natatawang saad kong ikinabatok nito sa akin kaya binatukan ko rin na nagtawanan. Shit, nakakamiss din ang batukan sa asyo naming 6 dati. Umuso ito sa harapan namin at nakakalayo na pala ang aso kahit hinanghina na wala pang mga braso at iika-ika. Napapailing na lamang kaming muling naglakad na sumisipul-sipul. Amber, patakbuhin na kaya natin. Anito na tumigil na. Nanlaki naman ang mga mata kong napalingon dito. Sira ka ba? No way. Sila ka na atraso niyan. Patatakasan natin. Gimbal na bulalas ko. Napangisi naman itong kinuha muli sa akin ang sniper nito. What the? Natigil ang pagmumura ko nang makitang sa taas ng puno nito itunutok ang baril kung saan katapat ni Ismael. Napailing na lamang ako at napahalukip-kip na pinanood itong inasintang isang malaking bahay ng mga honeybees. Sunod-sunod nitong kinalabit ang gatilyo na ikinahulog ng bahay ng mga honey sa lupa. Kaya nagsili para ng mga ito at sinugod si Ismael na napapatakbo habang hinahabol ng nagkukumpulang honeybee. Napangisi na lamang kaming pinanood itong pinagpapiestahan na ng mga honeybee na napadapa na sa lupa at walang kalaban-laban na sinisilod. Tara,
Wala na pag-asa yan. Anito na ikinahinga ko ng malalim at inakbayan itong tumalikod na. Pero hindi pa man kami nakakalayo na makarinig ng mga papalapit na tunog ng mga honeybees. Takbo! Bunlas kong napatakbo, hila ito dahil kami na ang sinunod na sinugod ng mga walang hiyang honeybee. Shit, sandali! Ang chin ko, body! Natigilan ako ng mapasigaw itong napapahawak na sa malaking chan. Tom! Malutong ako napamura ng lumarawan sa magandang mukha nito ang sakit at napapahawak na ng balakang. Kaya mo po ba, body? Walang iya. Itatanong mo pa? Ikaw na kayong mga anak. Hindi ko na kaya. Napaluhod na ito ha. Naalarma akong kinarga ito ng bridal style at patakbong lumabas ng kakawiyan. Tom, body, ang bigat mo! Sigaw ko habang tumatakbo. Panay naman ang daing nito. Nakahinga ako ng maluwag na makarating ng resort at nandito na ang apat na naghihintay sa amin. Para akong nabalian ang balikat sa bigat ni Kate na kinarga ko. Tron, agad naman dumalo sa Danica at Karina na kinuha sa akin sa Kate at dinala sa kalapit na cottage kung saan nandoon ang dalawang kapapanganak din. Ngingisi-ngisi pa ang mga ito nang makita ako habang nakahiga na nagpapadede ng kanilang sanggol. Naligo na muna ako habang si Danica at Karina ang naglinis kay Kate at baby nito. Nangingiti kong kinarga ang anak ni Kate na napaka-cute at nahihimbing na. Umiiyak ito kanina pero dahil tulog pa ang bruhang ina nito, ay si Jessica na muna ang nagpadede kay baby. Hi, ang cute naman ng baby niyan. Ninang mo ko ha? Malambing na pagkausap ko dito habang marahang isinasayaw. Tulog na rin naman na ang lima at mga baby kaya ako na muna ang nagbantay sa kanila. Mahirap nang baka biglang may sumugod sa amin dito na natira sa mga asong ulol. Baby? Nakahinga ako ng maluwag ng mabusasan sa Lendon. Napatayo akong halos takbuhin ang pinto nitong cottage na kinaroroonan namin at agad na pinagbuksan ito. Baby! Natigilan pa ito nang makitang may karga ako. Nanganak ka na? Ang bilis naman. Hindi pa nga lumalakan dyan mo. Napahagikik akong binatukan ito. Sira ulo. Napangiwi itong napakamot sa ulo. Kaninong anak? Natigilan ito nang pumasok at nabungaran ng mga kaibigan ko. Napangiti namang kinindatan ito ni Kate na bahagya pang namula kaya binatukan kong ikinahalakhak ni Kate. Habang itong kastanyadang ito ay kakamot-kamot na napapangiti. Hi, Lyndon, right? Ani Kate na naglahad ng kamay. Napatingin pa sa akin si Lyndon na animoy nagpapaalam kaya tinaasan ko ng kilay. Huwag kang mahiya sa kanila, baby. Wala din namang hiya ang mga iyan. Ani ko na tinanguan itong namumula pang nakipagkamay kay Kate na napapangisi at iling. Hello? Tama na yan. Umayos ka nga. Kapapanganak mo lang. Natatawang sermon kong binawi ang kamay ni Lyndon kaya nagtawanan ang mga ito. Territorial ha? Tudyo pa nito ikinahagiki ko. Gusto mo siyang kargahin? Pwede ba? Namamanghang tanong nito na ikinangiti at tango ko. O naman, baby. Here. Maingat ko ipinasa dito ang anak ni Kate. Wow. Bulalas nito na nangingislap ang mga matang nakangiti habang karga na si baby sa bisig nito. Siya namang gising na ibang babies kaya maging ang mga ina nila ay nagising at isa-isa nang nagpakilala kay Lyndon. Mabuti na lang at nangihina pa ang mga ito kaya hindi ako magantihan sa dami ng atraso ko sa kanila sa mga asawa na nila ngayon. Kinabukasan ay umuwi na rin sina Kate dahil sinundo lang naman sila ng mga asawa nila dito sa resort. Nagpaiwan na muna kami na Lyndon dahil kakausapin ko pa ang architect na siyang kinuha kong magpaparenovate ang buong resort para mabuksan na ito sa publiko. Nilinis din ang mga katrabaho nito ang hideout kung saan naiwan ang nagkalat na katawan ng mga tao ni Ismael. Maging ito ay nahanap ang katawan sa kalagitnaan ng kakahuyan. Naputol ang dalawang braso at halos hindi na makilala. Nakadilat pa raw ang mga mata nang makita ng kapulisan. Nangingiti akong marang hinahaplo sa ulo si Lyndon habang nahihimbing sa bisig ko. Mabuti na lang, hindi na ito nagtanong sa mga totoong nangyari sa hideout at kay Ismael, maging ang mga tao nito. Mahina ko napahagikik ng mapaungol ito sa ilang beses kong pangahalik sa mga labi nito. One more, baby? Os nitong tanong na ikinahalak akong napayakap dito. One more? Hinang-hina ka na nga eh. Kantsaw kong ikinatingala nito.
Kaya ko na, baby. Full bat na ako. Napahagikik akong naiiling dito. Halos maubos na nga ang boses sa kakahiyaw ba naman. Dinaig pa ako kung makaungol. Napapakagat-labi akong nakipagtitigan ng malagkit ditong dahan-dahan na napumaibabaw na hinayaan ko lang. "I want us to stay the whole night like this, baby." Bulong nito. Napangiti akong niyakap ang braso nitong nakayapos sa tiyan at dibdib ko. "Mahal kita, May. Mahal na mahal." Napalabi akong pinangilida ng luha sa isinad nito habang hinahaplos ako sa ulo at nakaunan sa braso nitong gahibla lang ang pagitan ng aming mukha. "Mahal din kita, Lyndon. Mahal na mahal kita. Pwede na ba kitang pakasalan?" Tumulo ang luha nitong agad kong pinahid. Lalong nangingislap ang mga mata nito habang patuloy sa pagtulo ang luha. "Ayaw mo ba?" "Umiyak eh." Natawa itong napailing na siniil ako ng isang malalim at masuyong halik sa mga labi ko na ikinangiti ko na rin at napatugon na yumakap sa batok nito. "Ako ang dapat na nagtatanong yan sa'yo, baby. Pakakasal ka ba sa akin? Kahit ganito lang ako?" Paanas nito na naghahabol hininga habang magkadikit ang aming noon na matamang nakatitig sa isa't isa. "Tom Lyndon, oo naman. Wala kong pakialam sa iisipin o sasabihin ng iba patungkol sa'yo. Dahil ikaw lang naman ang mahalaga sa akin. Ang opinion mo, ang desisyon mo." Napalabi itong tumatango-tango. "Is that a yes, baby?" Nangingislap ang mga matang tanong ko. Natatawa naman itong siniil akong muli. Parang malulusaw ang puso ko sa mga oras na ito na napapayag ko na itong pakasalan ako. "Yes, let's get married then, baby. Para na rin, official kong masasabing, akin ka. Kayo ng anak natin at mga magiging anak pa natin." "Mga? Bakit ilan pa bang gusto mo maging anak natin, baby?" "Mga 4 o 5, baby. Kaya ba?" Naiyang tanong nito. "Sus, Lyndon, ang hina mo naman. Gusto ko 2 dosena para pang 1 liga. "Tom!" Napahalakak ako sa malutong namura nito na napasapos sa ulo na akala mo naman siya ang manganganak. Eh, magpapakasarap lang naman siya. Napainat-inat ako dahil ramdam ko ang pamimigat ng buong katawan kong dinaig ko pa ang napasabak sa bugbugan. Napamulat ako nang makapangwala na ang mag-ama ko sa tabi ko. Naniningkit pa ang mga mata kong napatingala sa wall clock namin dito sa silid at pasado 10:00 na pala ng umaga. Mataas na nga sikat ng araw sa labas at kay sarap sa pakiramdam ng malamig na hangin na pumapasok dito sa loob dahil nakabukas na ang mga bintana. Halos magdadalawang buwan na rin kami nila Lyndon at Lander dito sa rest house namin sa Paraiso. Dito na muna kami tumirang pamilya habang pinaparenovate ang resort namin sa kabilang isla at ipinangalan sa panganay namin. Pinabitaw ko na din siya sa serbisyo niya para makapag-focus na lang siya sa aming mag-ina niya. Mabuti na lang masunurin ang mokong at agad na nag-resign ng trabaho. Kaya naman ngayon ay ako ang tinatrabaho oras-oras. Napakalandi niya, promise. Napatayo ako ng maramdaman parang hinahalungkat ang sikmura ko. Patakbo ako nagtungo ng banyo na panay ang duwal. Napapangiwi na lamang ako na nailabas na ang malapot at mapait na tubig na siyang nagpasama ng tiyan ko. Nangihina ako na patitig sa refleksyon ko sa salamin na may matamis na ngiting naglalaro sa mga labi. Napahaplos ako sa impis ko pang tiyan. Alam na alam ko ang ganitong pakaramdam na namimigat ang katawan sa pagising at napapasuka ng mapait na tubig sa umaga. Napahalungkat ako sa mga storage mini box dito sa banyo at kinuha ang piti dito na binili ko pa noong nakaraang buwan. Dahil alam kong one of these days ay mararamdaman ko na ang symptoms ng pagdadalang tao. Matapos kong mapatakan ng urine ko ang kit, eh halos hindi ako mapakali kahit alam ko na ang resulta nito. "God, thanks God." Bulalas ko na napapatakip ng palad sa bibig nang makita ang result dito na 2 red lines. "Baby." Naluluha ako na palingon sa pinto nang bumukas iyon at inaluwal ang gwapong mukha ng baby ko na puno ng pag-aalalang makitang lumuluha ako. Napasugod ako dito mahigpit na yakap at hindi na mapigilang mapahagulhol. Napahigpit din ang yakap nito na hinihimas ako sa likod. "Baby, what's wrong?" Puno ng pag-aalala ang mga mata nitong pinahid ang luha ko. Napangiti akong umiling dito at inilagay sa palad nito ang hawak kong piti.
kunot ang noon na napatitig ito doon at nang mahinulaan. Ang ibig noon ay nalalaki ang mga matang napatitig sa akin na agad na tumulo ang luha. Baby? Tumangutang mo akong niyakap itong muli na napahikbi sa balikat ko. Congrats to us, Daddy. Madadagdagan na tayo. Yeah. Thank you, baby. You have no idea how you make me happy today, knowing that you're pregnant again. Nangingiti akong bumitaw dito na matiim na tinititigan ang kanyang mga matang may bahid pa ng luha pero ibang-iba ang kislap na may matamis na ngiti sa mga labi tulad ko. Naman, mabubuntis talaga ako. Panay ba naman ang dilig mo? Natatawang saad kong ikinatawa din itong napapakagat labi. Pinaningkitan ko ito ng may pilyong iting naglalaro sa mga labi at makahulugan ang ginagawad nitong tingin. London ha? Magpirmi ka nga. Nangihina ako. Napahagikik lang itong yumuko na sumiil sa mga labi ko. Huwag lang baby. Mabilis lang to. Napapapikit ako habang ninanamnam ang sariwang hangin na humahampas sa mukha ko. Napayakap ako sa sarili na may munting ngiti na sumilay sa mga labi nang maalala ang payo sa akin ni mommy noong panahong nasa Turkey pa ako at natuklasan nitong nandoon ako. Flashback, 5 years ago. Napapikit ako nang makitang tumatawag sa mommy sa phone ko. Kahit na hinulaan ko na ang mga sasabihin nito ay sinagot ko na lamang. Mom. Matamlay kong sagot dahil kagigising ko pa lang at nagsuka na naman ako dala ng paglilihi ko. Nakasanayan ko na ang ganitong routine ko sa umaga. Parang bumabalik na ng sikmura ko at hindi ako titigilan hanggang hindi ko mailabas ang nagpapasama ng tiyan ko. My goodness! Erica May Crawford! Napapikit akong nailayo ang aparato sa tenga sa pagbulyaw ni mommy at ang pagsigaw ng buong buo kong pangalan. Kapag ka ganitong buong pangalan ko na ang babanggitin nito ay hindi na maganda ang temper nito. Galit na ito at malamang sa malamang alam na niya kung nasa ang lupalop ako ng mundo. Mom, don't shout! Ang sakit sa tenga. Hindi ako bingi. Reklamo ko na muling nahiga ng kama. Ang bigat ng katawan ko at gusto ko na lang na humilata maghapon. Mabuti na lang napakamaalaga ni bakla at naiintindihan ang sitwasyon ko kaya inaasikaso ako lagi. Tom, Erica, ilang buwan kang walang paramdam. Kung hindi pa kita pinahagilab sa PI natin, hindi ko pa malalamang nasa Turkey ka na pala. At ano yung nabalitaan ko ha? Nagsasama kayo ni Adrian dyan? Nang hindi kasal? Napahagikik akong napailing. Sabi na eh, may alam na kaya pumuputak na ang matanda. Mom, aminado naman ako magkasama kami ni Adrian sa isang bubong pero hindi naman kami nagjujugjugan. Grabe ang mindset mo ha? Nakikitira lang po ako sa kanya. Natatawang paliwanag ko. Dinig na dinig ko pang ilang beses nitong pagbuntong hininga sa kabilang linya. Bakit ka umalis ng bansa nang hindi nagpapaalam? Anong problema, Iha? May nakaaway ka ba? May tinatakasan? Napatikom ako ng bibig. Ayoko namang nagsisinungaling ako kay mommy pero konektado si Lyndon sa mapait naming nakaraan dahil sa mag-inang mang-aagaw. Napahinga ako ng malalim. Mom, ayoko magkwento. Saka na lang po. Sa ngayon gusto ko munang lumayo at mapag-isa. Muli itong napapabuntong hininga. Nakikinikinit ako na sa isip-isip ko na salubong na naman ang kilay nitong napapahilot ng sentido sa katigasan ng ulo ng kanyang unika Iha. It's him, right? Mahinahong saad nito. Who? Painosenteng tanong ko kahit alam ko naman si Lyndon ang tinutukoy nito. Don't fool me, young lady. Anak kita. Kabisado kita. Alam ko may problema ka. Mommy mo ako. I know you very well. Natahimik ako. Ayoko talaga magkwento sa ngayon sa kanya. Lalo na ang pagdadalang tao ko mula kay Lyndon na alipin ko. Paniguradong hindi lang ako nito buburbura ng sisuning kundi itutusta pa ako sa kagagahan ko. Iha, if you're not yet ready to open up with me, it's okay. I respect you and gave you privacy. But keep my words in your mind, sweetie, huh? Whatever you're facing is, always lower your ego and accept your imperfections. Accept that you're perfectly imperfect, Iha. There will be bad days and lonely days, but those are the days which makes you stronger, wiser, and braver, Iha. Huwag kang matakot magkamali. Ang mahalaga matuto ka sa bawat pagkakamali mo dahil mga tao tayo anak. Nagkakamali, nasasaktan, natututo, nagmamahal.
Do you understand? Mahinahong pagpapayo nitong ikinatulo ng luha ko. Kahit nagagalit ko ito ay hindi naman nagtatagal at kusang bumababa ang temper nito sa akin. Hindi niya ako kayang tiisin. Yes, Mom. Thank you. I'll keep your words in my mind. Don't worry about me. I'm old enough to handle my problem, my situation. But for now, I just wanna be alone. Dito sa lugar kung saan marami nagkalat na kay gagwapong nilalang sa paligid. Natatawang saan ko ikinatawa na rin ito. Gumaan ang pakaramdam kung nakausap ko si Mommy at narinig ang mga payo nito. Silly brat. Kung gano'y ibigin mo na ako ng apo para maipamigay ka na. Natatawang saan nito ikinahalak akong napahaplos sa chin ko. Soon, Mom. Malay mo, pag uwi ko dyan may Lil Erica ka na. At sana hindi magmana ng kapilihan at katigasan ng ulo mo. Of course, Mom. Magmamana sa atin. Ika nga kung anong puno o siya bunga. Huwag na po kayo magtaka matigas ang ulo ng anak niyo. Sa inyo naman ako nagmana eh. Natatawang saad ko na ikinahalakhak nito. You brat. Igawa mo ko ng apo. Yun na ang huling hiling ko sa iyo. Gusto ko ng apo, Erica. Tanda na ako. Sige na, I'll go ahead. May meeting pa ako. I love you, Iha. Bye. Napangiti na lang ako nang maputol na ito sa kabilang linya. I love you too, Mom. Don't worry. Your wish granted. Napangiti ako kasabay ng pagtulo ng luha ko habang nagre-replay pa sa isip ko ang malambing na boss ng aking ina. Kung paano siya maglambing, mangulit, manermon at manuyo. Lahat ng hinihingi ko sa kanya ay binibigay niya ng triple pa sa hinihingi ko. Ngayong wala na siya, saka ko lang mas na-appreciate ang mga efforts and sacrifices nito na hindi ko masyadong nabibigyan pansin noong nabubuhay pa ito. Ngayon, lahat ng pagsisikap at paghihirap niya ay ako ang umani dahil ipinangalan lang naman niya sa akin ang mga naglalakihang kumpanyang itinaguyod niya sa buong buhay niya. Lahat ng pagod at sakripisyon niya ay para sa akin. Mom, wherever you are, I want you to know that your only prince is very happy right now. Completely and contented. Thank you so much for being one of the best mother in this world. I'm so lucky to have you and I'm very proud that you are my mom. I love you, Mommy. You're always in my heart. Till the day our paths cross again, paradise. Napangiti ako na yumakap ang napakalamig na simoy ng hangin sa akin at naiisip na nakikinig si Mommy sa isinaad ko. Kahit paano'y naibsan ang sakit at bigat sa dibdib ko sa bigla ang pagkawala nito. Napahaplos ako sa tiyan kong may umbok na at napapangiti. Nawalan kami ng ina na Lyndon pero dumating naman ang panibagong blessings mula sa may kapal sa buhay namin dalawa, ang bagong baby namin. Simple at kami-kami lang ng mga kaibigan ko at pamilya ni Lyndon ang nandito ngayon sa harapan ng rest house namin para sa aming pag-iisang dibdib. Napagkasunduan namin dalawa na simpleng kasalang ang gagawin namin. Maging decorations dito sa pampangaisang simpleng mini stage lang na may naitayong arko na napupuno ng mga roses and tulips ang disenyo. Kahit nga kasuotan namin dalawa ay simple lang din. Isang formal white off-shoulder dress na hanggang baba ng tuhod ko ang manggas. Habang ito ay naka-white long sleeve at black pants. Nakapaapa nga kami at wala akong kolorete sa mukha. Ayokong mag-makeup. Tinatamad na nga ako ultimo maligo o magsuklay dala ng paglilihi ko. Mabuti na lang hands-on si Lyndon sa pag-aalaga sa akin kaya ultimo magpaligo at maghugas ng kapchay ay siya ang gumagawa. Kahit pagbibihis at panunuklay ng mahaba kong buhok ay ito ang gumagawa at masaya naman siya na pinagsisilbihan niya ako. Dahil habang buhay ko daw siyang alipin sa puso niya. Napapangiti kami sa isa't isa habang magkahawak kamay na nagtungo ng main stage kung saan kami haharap sa asawa ni Leah na isa na ngayong governor na siyang magkakasal sa amin. Si Governor Alex Montesilio, ang dating baby ko. Siya pa talaga ang magkakasal sa akin? Ay, mula sa opening prayer hanggang ceremony ay naging maayos naman ang lahat. Mabuti na lang humigpit. Bahagya ang tornilyo sa utak ng mga kaibigan ko at hindi umeeksena sa kasal namin na Lyndon. Maging sa palitan ng vows kaya naitawid namin ng maayos ang aming pag-iisang dibdib. Napuno ng hiyawan at palakpakan ang kinaroroonan namin nang i-anunsyo na ni Alex ang katagang, I now pronounce you
husband and wife, you may now kiss the bride. Nangilad ang luha naming humarap sa isa't isa na may matamis na ngiti sa mga labi. I love you so much, wife. Napalabi akong tuluyang tumulo ang luhang agad nitong pinalis na tumulo din ang luha. Kaya natatawa kaming nagpahidan. I love you more, hubby. Nagtilian ang paligid ng napahaplos pa rin ito sa pismi ko, pati ngala at yumukod na ginawaran ako ng isang masuyo at malalim na halik sa mga labi. Manayad, puno ng pag-iingat at pagmamahal. Napakalapad ng ngiti naming humarap sa pamilya at mga kaibigan namin na ipinapakita ang sengseng namin. Tanda na mag-asawa na kami. Maingay, simple at masayang hapunan ang idinaos namin dito din sa Pampang ng mga kaibigan at pamilya namin na lindan. Nakakataba ng puso na makita ko itong nangingislap ang mga mata at hindi mapuknat-puknat ang matamis niyang ngiti habang nakikipagkulitan at inuman sa mga asawa ng mga kaibigan kong kitang kasundo na rin ito. Natigilan ang tawanan namin ng may bagong dating na hindi naman mga imbitado. Maging sa London ay napatayo na rin na nagtungo dito sa mesa namin mga babae at inakaya ko pasalubong sa mga bagong dating. Did you invite them? Ngumiti lang ito na humalik sa noo ko at inakay pasalubong sa tatlong taong may matamis na ngiti sa amin. Napapaismid na lamang ako. May sweetheart, congratulations to the both of you. Masaglang bati ni Daddy na ikinangiti ko at sinalubong ang yakap nito. Thanks, Dad. Kahit late kang dumating. Kunwari ismid ko. Umalakhak lang naman itong mariing humalik sa noo ko. Come on time, iha. Hindi lang kami lumapit agad dahil baka masira ang mood mo. Anito. Napalabi akong napatitig dito. How do you feel, iha? Ngumiti akong tumango na muling nagpayakap dito. I'm fine, Dad. Especially now that I'm married and you're here with us. Umahagod naman ito sa likod ko na panay ang halik sa ulo ko. Hindi naman ako galit kay Daddy. Naintindihan ko ang side niya. Nakailangan niya ng kalinga ng asawa, hindi ng maraming pera. Congrats. You look good together. Napatitig ako sa kamay nitong nakalahad. Akmang ibababa na niya ito nang tanggapin kong ikinabilog ng kanilang mga mata. Thank you. At least this time, ikaw naman ang nagpaubaya para sa akin. Napalabi itong pinangilidan ng luha. Uy, huwag kang magdrama. Natatawang binunggo ko ang balikat nitong natatawa na rin gumanting binunggo ako sa balikat. Uy, pati na sila. Napalingon kami sa nanonood yung sa Adrian na may malapad ng ngiti sa amin dalawa ni Regine. And I'm happy na magiging magkaibigan na ulit kami ni Erica. Anito, napataas kilay ako na mag-akbayan pa ang mga ito. Dapat lang na magkasundo na ang buntot niyo dahil hindi na lang kayo basta magkaibigan ngayon kundi iisang pamilya na tayo. Ani Adrian na ikinakunot noo ko. Yumakap naman si Lyndon sa akin na ikinangiti ko. Nagtatanong ang mga mata kong bumaling sa dalawa na magkayakap na rin. What do you mean, bestie? Namumula itong pinipigil ang ngiti. Tulad ni Regine na tila nahihiya pa sila. Pinaningkitan ko itong napangiwi. Regine is pregnant. And I'm the father. What? Panabay namin bulalas na Linda na nalalaki ang mga mata. Natatawa namang napakamot sa ulo ang mga ito. Wala eh. Ang lakas ng kamandag ng pulis na to. Wala akong kawala nang matrap niya ako. Marteng saad nitong ikinahagikik lang ni Regine na napapailing. Wow! What? Hindi natuloy ang pagmumura ko nang ang walang hiya kong asawa ay siniilang naman ang mga labi ko sa harap ng mga itong napasinghap at irit. Naginit ang mukha ko dahil nakaharapan naman si Daddy sa aming dalawa nitong buisit na Linda na ito. Wala nang kahiyahiya ang mukong porket asawa na niya ako. Matapos ang nakakapagod na kasal namin mag-asawa ay lumayag na kami ng yate para makapagsulo. Naiwan naman sa resort ang mga kaibigan at pamilya namin mag-asawa para bigyan kami ng privacy. Napapangiti kong pinagmamasta ng wedding ring ko. At last, akin na siya. Akala ko hanggang pinaginip ko na lamang ito na maging akin siya. Pero ngayon asawa ko na siya. Kasal na kaming dalawa. Kahit napakasimple lang ng kasal namin ay walang kapantay na saya na gahari sa puso namin dalawa na nakatali na kami sa isa't isa at wala nang makapaghihiwalay sa amin. Alam kong hindi ako magiging perpektong asawa at ina pero nangangako naman ako sa sarili na hindi ako kailanman gagawa ng ikasisira namin mag-asawa.
lalo na ang magpapadalos-dalos ng desisyon sa oras ng problema. Napasandal ako ditong napapapikit na ninanamnam ang init ng kanyang yakap at lamig ng ihip ng hangin. Napakagaan ang pakiramdam ko na tipong wala na akong ibang mahihilang pa sa mga sandaling ito. Masaya, komportable at kontento na ako sa tinatamasa ko ngayon. Habang kayakap ang lalaking nagmamay-ari ng puso ko mula umpisa. At masaya ako na siya din pala magiging huli ko, ang nag-iisang lalaki ng buhay ko. Thank you.